Absoluta, mañana. Yeah, rock and roll law. Ayun, bali guys, papunta tayo ngayon sa Manawag para i-publish yung motor namin. Bali, 3 weeks na kasi yung motor. Ngayon pa lang kami magpapablish. Busy-busy eh. Ayun, bali, magpapablish kami sa ano, Manawag Church. Sa Manawag, Pangasinan. Bali, yung church, first name nito is Chapel of Santa Monica. Noong 1600s, tapos na palitan na naging Our Lady of Manawag. Itong Manawag, kilala to sa ano eh, isa sa mga dinadayo talaga na ano, na simbahan. So kung babiyahe ka from Dagupan, nasa 45 minutes lang biyahe namin eh. Pag naka-car, pag naka-motor naman kami, nasa mga 20 minutes to 30. Pero kapag mga galing Manila, siguro mga 4 and a half hours kapag naka-kotse kayo. Kumpara sa traffic. Pag nag-commute naman kayo, yung medyo matagal. 5 and a half ang minimum nun eh. Minimum na biyahe. Tapos may masasakyan ka ng bus diretso sa Manawag mismo. So, bali sa Manawag Church, ano kasi ito, kilalang naghihimala na ano, simbahan, maraming deboto. Dinadayo ito ng mga deboto eh. Ay, yung iba talagang dumadayo dito para magpa-blessing kahit galing iba-ibang lugar. Tapos yung ano, pagmahal na araw, maraming nag-aalay-lakad dito yung mga naglalakad. Tapos mag-pray sa grotto. Station by station ng grotto. Eh, nandito kayo sa Manawag Church, bibigyan ko kayo ng 10 dapat ito. Uy, bawal yan ah. Must to do. Must do sa Manawag. So, say what? Una, yung ipapabless mo yung salakyan, gawa ng ayun, swerte nga at may makakayos daw sa aksidente. Kaya magpapabless ka. Pero guys, bali, yung aksidente naman, aksidente nga yan. Hindi natin minsan alam kung kailan. Kumbaga, mag-iingat. Mag-iingat na lang tayo. Tapos syempre, wag tayong kamote para hindi tayo makadamay ng iba. Pangalawa, i-visit nyo yung, ano, yung Museo of Our Lady of Manawag. Tapos yung isang chapel, nandun yung Black Nazareno, parang sa Quiapo. Tapos yung sa likod ni Mama Mary, sa altar, may hagdaan na kasi doon po, panit sa taat. Pwede ka magpahid ng panyo. Kay Mama Mary, yun yung mga pinupuntahan ng deboto. Pangatlo, yung dun sa late tulusan ng kandila, meron kasi dun pa ang fountain. Say what? May rebulto rin ni Mama Mary. Kuha daw kayo ng ano dun, dala kayo ng bottled water. Tapos kuha kayo ng water dun. May ano daw yun eh, may milagro na healing water. Siyempre hindi naman masama maniwala. Yung pang-apat, malawak kasi yung Manawag Church. So pwede kayong mag-ano dun. Ikutin yun. Tapos selfie-selfie kayo dun. Pang-lima, syempre dapat ito yung una pala. Yung mag-attend ka ng mass. Pagdasal mo yung mga kasalanan mo. Yan, syempre tayo yung ano. Hindi ka ng tawad kay God. Magpasalamat tayo. Pang-anim yun sa ano, Wow. Tulusan ng kandila, mag-ano ka ng ano, kandila. Tapos, ayun, syempre para sa mga dearly departed. Tapos ako dito ako nag-ano eh, mas madalas dito ako nag-pray, nag-pupunsa. Doon din ako, baka hindi yung hanggang.
Kompito, siyempre, papalagasan ba natin yung manawag tubig? Masarap nyo. Pagkakalam ko, kasalim kasi ito eh. Basta alam ko, masarap siya. Yung kakalimutan nyo. Pangwalo, try nyo na rin yung ibang delicacies, yung mga ibang kakanin sa manawag. Pangpasalubong. Tapos yung pangsyam. Yun sa mga bilihan ng mga souvenir. Bili kayo yung mga pang giveaways niya sa mga pamilya. Mga rosario, repulto. Hindi naman ano yun, di ba? Kumbaga, pag dumayo ka sa isang simbahan, lagi may ganun. Tapos pang sampo, siyempre, mag-selfie ka sa harap ng simbahan. Pinaka-importante yung mandatory. Kumpul sa Facebook. So, paano guys? At kami magpa-ano muna. Kami mag-asawa, mabless namin yung motor namin para iwas aksidente daw. Mas maigin na yung naniniwala sa mga matatanda kesa naman nagmamagaling ka. Siyempre, kailangan natin rumispeto. Respect.